Ayesha's POV. Kakauwi ko lang dito sa bahay, galing sa paglalako ng mga isda, at si Tatay Mario lang ang naabutan ko. Saan po ang tatlong bata, Tatay, at si Nanay? Tanong ko kay Tatay. Ah, may binili lang saglit anak at sumama ang tatlo sa kanya. Alam mo naman, magpapabili na naman ng candy yun. Tumangon na lang ako kay Tatay. Kumain na po ba kayo, Tatay? Hindi pa, anak. Hintayin na lang natin silang makabalik para sabay na tayong kumain. Nakapagluto na rin naman ang nanay mo kaya magpahinga ka na muna. Wika ni Tatay. Tumango ako kay Tatay at umupo na lang at ginawang pamaypay ang sombrerong ginamit. Naubos ba ang paninda mo, anak? Opo, Tatay. Ako pa? Pagyayabang ko sa kanya. Natawa ito at napailing. Kalahating oras na ang nagdaan at wala pa rin sila nanay at mga bata. Napahawak ako sa dibdib nang bigla akong kinabahan. Shit! Tatay, pupuntahan ko lang po sila nanay, ha? Hindi ko nahinintay ang sagot ni Tatay at kumaripas na ng takbo papunta sa baryo. Sana mali ang iniisip ko na baka nalaman na ni Jelen na buhay ako at may anak. Binilisan ko ang takbo, ngunit napahinto ako sa pagtakbo nang makita ko ang kumpulan sa gym. Nakita ko si Ate Nina, kakilala ko dito. Ate Nina, nakita mo ba si nanay at ang mga anak ko? Ay, oo, ganda. Nakita ko sila dito kanina. Nakiusyoso din kasi si Inang Lolita kanina sa mga helicopter na dumating. At aliw na aliw din ang mga anak mo at ang iba pang mga bata. Dahil sa buong buhay nila, ngayon pala sila nakakita ng helicopter. Mahabang wika ni Ate Nina, kaya mas lalo akong kinabahan. Ah, mauna na po ako, Ate. Hahanapin ko po muna sila. Ngiwi dahil sa kabang nararamdaman ko. Nilibot kong buong gym. Ngunit hindi ko pa rin sila nakita. Sumot ako sa maraming tao para pumunta sa gitna ng gym dahil kung magkumpulan ang mga tao dito, akala mo may artistang dumating. Saan na ba kayo, nanay? Hindi ako tumigil sa paglalakad hanggang sa nabangga ako sa pader. Este tao pala dahil sa amoy ng pabango nito. Pero teka, siningot kong amoy nito. Bakit pamilyar ang pabango niya? Lumayo ako sa taong nabangga ko at hihingi na sana ng sorry. Ngunit naiwan sa ere ang sasabihin ko dahil sa lalaking namumulang mga mata habang nakatitig sa akin. Baby, ikaw nga. Hindi ako nakagalaw at naramdaman ko na lang na yakap na ako nito habang nakasubsob ang mukha niya sa leeg ko. Brent, Capricorn, nandito ka na? Gumanti ako ng yakap sa kanya at humagulhol sa dibdib niya. Naramdaman ko rin ang pagbasa ng leeg ko. He's crying too. I miss you, baby, so bad. Halos mabaliw na ako sa kakahanap sa iyo, Ayesha. God, thank you so much for helping me to find my greatest love. Wika ni Brent. Mas lalo akong naiyak sa tinura nito. I miss you too, Capricorn. Miss na kita, sobra. Wika ko sa kanya. Humiwalay ito sa akin na tinawakan ng dalawang pisngi ko. Pangako, hindi ka na malalayo ulit sa akin kahit kailan, baby. I promise, Mas lalong nahabag ang damdamin ko nang makita ko mismong pagpatak ng luha nito. Brent! Kinabig kong batok niya at ako mismong humalik sa kanya. Nagulat ito ngunit gumanti rin agad sa halik ko. Wala akong pakialam kung maraming nakatingin sa amin. Ang mahalaga sa akin, kasama ko na ang taong mahal na mahal ko. Why are you eating our mama's lips, old man? Malamig na turin ng isang tinig at kilala ko kung sino ito. Naghiwalay ang mga labi namin ni Brent. At nilingon ang nagsalita. Naramdaman ko ang panginginig ni Brent habang nakatulala kay Lexus. Oo, bakit mo kain labi mama namin? Singhal din ng isang matinis at bulol na boses na bigla nalang sumulpot sa likod ng kuya niya. My brother and sister asking you, old man, are you deaf or something? Wika ni Lurkan at kasama si nanay na nakatakip sa bibig ang mga palad. Dahil hindi makapaniwala sa taong nasa harap niya nakamukhang kamukha ang mga anak ko. Biglang nabuwal si Brent at tawala ng malay. Mabuti na lang at sa akin siya bumagsak. Lechugas kang Caprica, ang bigat mo! May humawi sa mga taong nakapalibot sa amin at lumapit sa akin ang apat pang mga Capri din. Holy mother cow! Shit! Kanya-kanyang mura ng apat. Sinamaan ko sila ng tingin. Pwede ba? Huwag kayong magmura.
dahil may mga bata at pwede bang tulungan niyo na ako dahil ang bigat ng kapring to? Singhal ko sa kanila. Agad naman silang tumalima kaya napahinga ako ng malakas. Dalhin na lang muna natin sila sa bahay anak, suggestions ni nanay. Tumango ako sa kanya at binalingan ng apat na walang atensyon kay Brent kung hindi nasa mga anak ko maliban kay James. Sumunod kayo sa amin. Wika ko sa kanila, sabay itong tumango pero hindi pa rin inalis ang tingin nila sa mga anak ko. Let's go babies, aya ko sa tatlo. Umangat ang dalawang kamay ng bunso ko at alam ko na ang pahiwatig nito. Numiti ako at kinarga siya. Who are they, mama? Tanong ni Lorcan sa akin. They are my friend babies at may papakilala ko sa inyo mamaya. At alam kong matagal niyo nang gustong makita siya. Wika ko sa mga anak ko habang nakangiti at may galak sa mga mata. Is he okay, mama? Kanina pa yan paulit-ulit na tanong ni Lorcan kung okay lang ba si Brent na hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Yes, love. Huwag mo na siyang pansinin, ha? Natutulog lang siya. Malambing na wika ko kay Lorcan. Nandito kami ngayon sa labas ng bahay at kasama namin ang apat na kapre. Si Brent naman ay wala pa ring malay at natutulog sa kwarto namin. Don't look at me like that! Napalingon ako kay Lexus dahil sa galit nitong turan. What happened, love? Tanong ko sa kanya. He look at me intently, mama! Natawa ko pati na rin si Daniel na nakatitig na masinsinan kay Lexus. What the? Why are you smiling at him, baby? Napalingon kami sa lalaking sumigaw at umuusok ng bunbunan dahil sa sobrang dilim ng aura. Sabay kaming umirap ni Daniel. Bumalik na palang malay tao mo, kapri ko. Wika ko sa kanya sabay ikot ng aking mata. Answer my question na Yasha. Napatawid ako ng upo dahil sa lamig at walang emosyon nitong tanong sa akin. Minsan talagang sarap sa pakinantokmul na to. Natawa lang kami ni Daniel. Dahil sa tinuran ni Lexus Brent, paliwanag ko sa kanya. Nang banggitin ko pangalan ni Lexus, tumingin ito sa tatlong bata na magkakatabi ng upo. Biglang namulang mga mata nito tinurong tatlong bata. Are they mine? Nautal at nangihinang tanong ni Brent, tumingin ito sa akin kaya tumango ako. Napahawak ito sa akin dahil sa panghihina. Bumuntong hininga ko at bumulong sa kanya. Maawa ka Brent, pigilan mo mahimatay dahil nakakahiya sa mga anak mo. Bulong ko sa kanya. Babies, hindi ba matagal niyo nang gusto makita si Papa? Wika ko sa tatlong bata. Sabay-sabay itong tumangot halata sa kanilang mga mata ang galak at saya. Tumikim ako dahil parang may bumara sa lalamunan ko. He's here to meet the both of you two babies. Wika ako sa kanila. And this man beside me is your papa, babies. Embrace him now because he needs it. Hindi ko mapigilan sa pagtulong aking mga luha dahil sabay-sabay itong nagsibabaan at tumakbo sa ama nila. Napahagulhol ako dahil nagsiiyakan ang mga anak ko habang nakayakap sa ama nila. Napakalaking bagay ang pinagkait mo sa mga anak ko, Jelen. Makita lang kita at kakalbihin kong buhok mo. Wika ko sa sarili. Don't leave us, Papa, please! Umiiyak na wika ni Lexus. Huwag ka na aalit, Papa, ha? Huwag mo na kami iiwan! Hindi na, babies. Kahit kailan, hindi na aalis si Papa. Hindi ko na kayo iiwan kahit anong mangyari. Brent said habang nakayaka pa rin sa mga anak niya na mahigpit. Lumapit ako sa kanila para aluhin si Lorraine dahil nahihirapan itong huminga basta masuburahan sa pag-iyak. Shh! Stop crying now, love! Pag-aalo ko kay Lorraine at hinaplos ang likod niya. Bigla kong kinabing ni Brent kaya napasubsob ako sa dibdib niya. Thank you for this beautiful gift, baby. Magbabayad ng malaking gumawa nito sa atin. Bulong ni Brent sa tenga ko. Lumayo ako tumingin sa mga mata niya. I love you so much, Brent. I love you too, baby. Hahalika na sana ako nito pero lumayo ako tumayo sabay nguso sa kanya sa tatlong bata. At sa iba pa namin kasama dito. Bigla ko namula dahil sa ngisi nito. Kilalang kilala ko talaga ang ngisi ng kaapring to. Ngising may halong kamanyakan, tumayo na din si Brent karga ang bunso namin at pinaupo ganun din ang ginawa niya sa dalawang lalaki. Sasama na kayo sa amin sa Maynila, Ayesha. Gusto kong bumawi sa inyo sa mga taong hindi tayo nagkasama, Brent said. Napatingin ako kay nanay at tatay. Nakangiti sila sa akin pero may lungkot sa mga mata. Lumapit ako sa kanila, tinawakan sila sa kamay. Sumama na lang po kayo sa amin, nay, tay. Sabay silang umiling sa akin. Hindi kami pwedeng umalis dito, anak. Dito ang totoong tahanan namin at isa pa, uuwi na rin sila ni sa susunod na buwan. Masaya na kami ng tatay mo na nakita ka na ng tunay na nagmamay-ari sa'yo. Hindi ko mapigilang umiyak at niyakap silang dalawa.
Bibisita po kami dito palagi, nanay at tatay. Pangako po. Maraming salamat po sa inyo dahil kung hindi dahil sa pag-aalaga niyo sa akin, wala na sana ako ngayon, pati ang mga bata. Maraming salamat po talaga sa inyong dalawa ni nanay at tatay. Tatanamin ko pong utang na loob hanggang kamatayan kung pagtulong niyo sa akin at sa mga bata. Mahabang wika ko sa kanila habang umiiyak. Ay nakong bata ka, kahit sino makakita sa'yo noon ay tutulungan ka. Kaya huwag mo nang isipin ang pagtulong namin sa'yo, tatay said. Ngumiti ako sa kanila ng matamis habang may luha ang mga mata. Mamimiss ko po namin lolo't lola, sabi ng bunso ko't yumakap sa lolo't lola niya. Ganun din ang dalawa. We will visit here always, lola and lolo, Lexus said. Yes, we will, lola and lolo, wika din ni Lorcan. Kararating lang namin dito sa Manila at bumibiyahin na kami ngayon sakay ng van ni Brent papunta sa mansyon ng mga magulang niya. Kaba at takot ang nararamdaman ko ngayon. Kinakabahan ako na baka hindi ako matanggap ng mga magulang ni Brent at natatakot ako na baka itakwil nilang mga anak ko. Hindi ko mapigilang manginig dahil sa mga negative thoughts ko at mukhang napansin yun ni Brent. Are you okay, baby? Tanong ni Brent sa akin. Habang kalong ang bunso namin na natutulog sa kanyang bisig, tumango ako at ngumiti ng peke at agad umiwas ng tingin. Alam kong nahalata nitong tensyon na nararamdaman ko. Hindi nakatiis si Brent at hinawakan ang kaliwang kamay ko. Relax, baby. Hindi nangangain ng tao sila mom at daddy. Bumuntong hininga ko. Paano pag hindi? Hindi pinatapos ni Brent ang sasabihin ko, tinalikan ako sa labi. Trust me, baby. They're kind. Pagbibigay assurance ni Brent sa akin. I trust you, love. Lumapit ito sa akin at bumulong. I miss the taste of your cherry very much, love. Namulang buong mukha ko, pati payatang talapakan ko dahil sa kamanyakan ng hinayupak na to. Umikot ng eyeballs ko sa kanya. At nagpapasalamat ako dahil humintong sinasakyan naming van sa napakataas na gate. At nang bumukas ito, agad kaming pumasok. Wow! Ang laki po ng bahay niyo, Papa! Wika ng bunso namin. Mas malaki pa dito magiging bahay natin, princess, Brent said to her daughter. Talaga, Papa? Yes, baby, Brent said. Huminto ang van at unang lumabas si Brent dalang bunso namin. Samantalang ginising ko muna ang dalawang lalaki sa likod. Hey, handsome, we're here na. Sabay itong dumilat ng mga mata at tumingin sa akin. Nandito na tayo, wika ko sa kanila. Binuksan ang tauhan ni Brent ang pinto ng van sa backseat kung saan ang dalawa at inalalayan silang bumaba. Bumaba na rin ako nang buksan ni Brent ang pinto banda sa akin. Let's go, baby. Wika ni Brent at hinawakan ako sa bewang na makababa ako. Hahawakan ko sana si Lorcan at Lexus pero sabay itong umiling. We can handle ourselves, Mama! Napataas ang kilay ko sa tura ni Lorcan. Akala mo naman kung ilang taon na akong magsalitang mga kuting na tua. Pagpasok namin sa loob, narinig namin ang mga tawanan galing sa dining room. Huminto si Brent kaya napahinto din ako, pati ang dalawang batang lalaki. Are you ready, guys? Tanong ni Brent sa amin ng mga bata. Tumango ako, ganun din ang tatlo. Nagpatuloy kami sa paglalakad papunta sa dining room at nakasunod din sa amin ang nasa 10 mga tauhan ni Brent. Bigla ko natulos na makapasok kami sa dining room. Nakita namin ng may katandaang lalaki at kita kong gulat sa mga mata nito. Brent, son! Bulalas nito kaya napatingin sa amin ang dalawang babae. Napangisi ako na magkamukhang papel ang mukha ng isang babae dahil sa pamutla. Tumingin sa akin ang ginang tapos balik naman sa peking Ayesha. Ganon din ang ginawa ng lalaki na ama yata ni Brent. Sino siya, Brent? At anong nangyari? Tanong ng ginang kay Brent. Arrest her. Walang emosyong utos ni Brent sa mga tauhan niyang nakasunod sa amin. No! Bakit mo ko ipapahuli sa mga tauhan mo, Brent? Impostor ang babaeng nasa tabi mo! Sigaw ni Jelan sa amin at tumayo para magtago sa likod ng mama ni Brent dahil papalapit sa kanya mga tauhan ni Brent. Mami, nagsasabi po ako na totoo! That girl is impostor! Sigaw ulit ni Jelan at tinuro ako. Stop calling our mother such a name woman because she is not! Malamig na singhal ni Lexus kay Jelan. Napatakip sa bibig ang mama ni Brent at nakatulala naman ang kanyang ama sa mga anak ko na mukhang ngayon lang nila napansin. Oh Jesus! Bulalas ng mama ni Brent. Holy Mother ka! Bulalas din ng papa ni Brent. Maniwala kayo sa akin, Mami! Impostor ang babaeng yan! Sigaw ulit ni Jelan habang nagpupumigla sa hawak ng mga tauhan ni Brent dahil nahawakan na siya ng mga ito.
She is not Jelen Rodriguez. Simula pa lang, alam ko nang hindi ikaw ang totoong Ayasha. Paano ko nalaman? Nakingising tanong ni Brandt kay Jelen at tumingin sa akin. Dahil ni minsan, hindi niya ako tinawag na uno. She always call me Brandt or Kapre. At never niya pa ako nilandi dahil akong gumagawa nun sa kanya. Malamig na wika ni Brandt kay Jelen. Namutla sa Jelen at tumulong mga luha. Nagawa ko lang yun, Brandt, dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo, Brandt. Kaya please ako na lang. Umiiyak na wika nito. Gusto kong maawa sa kanya, pero hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin at sa mga anak ko. Ilabas niyo na yan at alam niyo na kung saan niyo siya dadalhin. Walang emosyon at nakatiimbag ang nautos ni Brandt sa kanyang mga tauhan. Nagsisigaw sa Jelen habang kinakaladkad ang mga tauhan ni Brandt. Nang mawala ang mga tauhan ni Brandt, lumapit sa amin ang mami ni Brandt at daddy. Lumod sila sa harap ng tatlong bata at nakita kong pagpatak ng luha ng mami ni Brandt. Oh my God! They look like you, Brandt, honey! Kamukhang-kamukha mo sila! Umiiyak na wika ng mami ni Brandt. Hindi ako makapaniwalang may apo na ako, tatlo pa! Bulalas ng daddy ni Brandt. What's your name, babies? Tanong ng mami ni Brandt sa tatlong bata. My name is Lurkan, Grandma! The firstborn. My name is Lexus, Grandma! The secondborn. And that's our sister! Turo ni Lexus kay Lurie na karga ng ama niya. And we're triplets, Grandma and Grandpa! Sabay na turan ni Lurkan at Lexus. Niyakap sila ng dalawang matanda at pinugpog ng halik. Pakarga nga ako sa ating prinsesa, son. Wika ni daddy ni Brandt at kinuha si Lorene. Marami salamat, iha, sa napakagandang regalong ito sa amin. Madamdaming wika ng mami ni Brandt at niyakap ako. Brandt's POV. Dahan-dahan akong bumangon at umalis sa kama namin ni Ayasha. Hinalikan ko muna siya sa noobago lumbas ng aming kwarto. Pumasok ako sa kwarto ng triplets at hinalikan din sila sa noo. Napangiti ako dahil ang napakasuplado kong anak na si Lexus ay nakatamsak ang isang kamay sa bibig. The most beautiful thing I ever had. Tumayo ko't lumabas sa kwarto nila. Alauna ng madaling araw at pupunta ko ngayon sa headquarters dahil ngayon akong maniningil na utang. Bubuksan ko na sana ang main door para lumabas na may nagsalita sa likod ko. Where are you going, son? Walang emosyon tanong ni daddy sa akin. Tumingin ako sa kanya at ngumisi. You know me well, dad. Ngumisi din ito sa akin kaya napiling ako. He's really my dad. Gusto kitang samahan, son, dahil gusto ko ring saktan ang gumawa nito sa mga apo ko. Kaso baka hanapin ako ng mami. Nakatimbag ang nawika ni dad. It's okay, dad. I can handle this. Turan ko kay dad at tuluyan ng lumabas ng bahay. Ilang minuto lang at narating ko na ditong HQ. Dahil ang Ducati ang gamit ko para mas madali ako makarating. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang apat. Nakahanda ng lahat, Brandt, wika ni Daniel. Tumango ako sa kanya, tinungong underground dito sa headquarters namin. Marami kami saldang nadaanan. At itong mga kulungan na mga taong walang halang ang kaluluwa at gusto namin i-torture at patayin. We're 5 deadly mafia boss at ang kaibahan lang namin ay wala kaming negosyong iligal dahil ang trabaho namin ay pumatay ng masasamat halang ang kaluluwa at kaming 5 ang best asset ng gobyerno. Pagpasok ko sa isang selda, bumungad sa akin ang mag-ama, nakatali silang dalawa sa upuan. Hayop ka, Monte Mayor! Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin na anak ko! Napangisi ako sa sinabi nitong anak. Really, Arturo? So how was the make love with your so-called daughter, Mapangasar kong tanong sa kanya. Nakita ko panlalaki ng mga mata nito't gulat. Ano siya sabi mo? Maang na tanong nito. Kinuha ni Matias ang laptop at kinalikot. Ilang minuto lang may nagplay na video. Pinaharap ni Matias kay Arturo ang laptop kaya namutla ito. Full the volume, Matias. Sinunod ni Matias ang utos ko. Pinatay kong laptop dahil nakakasukhang pakinggan ang kababuyan ng mga taong ito. Shit! Nakakadiri! Malakas na mura ni Brandon. The woman haters of the group. Masarap bang makatali kang sariling kadugo? Nandidiring tanong ko kay Jelena. Nagawa ko lang yun, Habi, dahil hindi mo ako pinagbibigyan na makatali ka. Malanding wika ni Jelena sa akin. Alam mo bang gustong-gusto na katampatayin ngayon? Pero hindi ko muna yun gagawin. I coldly said to her. Papasukin mo sila, Daniel. Utos ko kay Daniel at tinawag ang nasa 20 na tauhan namin at marami pang naghihintay sa labas. Turukan mong dalawang yan, James. Agad naman tumalima si James at tinurukan ng mag-ama. Hayop ka, Monte Mayor! Magbabayad ka! Sigaw ni Arturo sa akin. Oh, nakakatakot naman ang banta mo, Arturo. Ilang bilyon na bang ninako mo sa akin, ha? Kunwari nag-iisip ako.
Oh, it's a 50 billion, right? So ngayon, sino bang dapat maniningil? Mapanguyam na tanong ko sa kanya. Namutla ito kaya napangisi ako. Matagal ko nang alam ang pagnanakaw mo sa akin, Arturo. Naghihintay lang ako ng tamang panahon para maningil. Pero minadali mong paniningil ko dahil sa ginawa niyo sa mag-ina ko. Malakas na sigaw ko sa kanila ni Jelan. Mabutit nakaligtas si Ayasa sa kahayupang ginawa niyo. Dahil kung hindi, hahabulin ko kayo kahit sang impyerno. Dugtong ko at sinuntok ang mukha ni Arturo dahil sa pangisi nito. Oh, ang tunay na Ayasha. Alam mo bang gustong-gusto ko tikman ang babaeng yun dahil sa napakaganda niya at napakakinis? Mas lalo ng dilim ang paningin ko kaya sinuntok ko ulit ito ng paulit-ulit. Go to hell, bastard! Sigaw ko sa kanya, nanginginig ang kalamnan ko. Dahil sa galit sa matandang nasa harap ko, inawat ako ni Daniel at Brandon dahil kung hindi, dudurugin ko mukha na matandang ito. Relax, Brent. Huwag ka magmadaling patayin ang matandang yan. Mamamatay din naman yan mamaya sa gagawin ng mga tauhan natin. Wika ni Daniel sa akin. Habol ko ang aking hininga habang pinipilit pakalmahin ang aking sarili. Gawin niyo na. Utos ko sa aking mga tauhan. Sabay-sabay itong nagsikalasan ng mga sinturon at naghubad. Enjoy my small gift, Arturo and Jelen. Walang emosyong wika ko sa dalawa. Pagkatapos niyong paligayahin ang dalawang yan, sunugin niyo agad ang bangkay nila. Utos ko sa aking mga tauhan. Ang init, Daddy! Brent, please make love me! Malanding wika ni Jelen. Tumalikod ako para umalis at umuwi. Sumunod naman sa akin ang apat. Kahit malayo na kami kung saan ang mag-ama, dinig pa rin namin ang mga ungol at sigaw ng mga ito. Dahil sa itinurok sa kanila, tignan lang natin kung mabubuhay pa kayo sa 200 na titira sa inyo. Ayesha's POV. Wow! This is our house, Papa! Matinis na wika ng aming bunso. Pareho kaming natawa ni Brent sa tinura ng bunso namin. Kahit ako din naman ay namangha dahil sa laki ng mansyon na pinagawa ni Brent. Yes, princess. Dito na tayo titira. Nakangiting sagot ni Brent sa bunso namin. Let's go inside. Ayaw ni Brent sa amin. Hinawakan niya ako sa bewang at marahang hinila papasok sa loob ng bahay. Wow! Bulalas ko pagpasok namin sa loob. Did you like it, love? Bulong ni Brent sa akin kaya nanayo ang balahibo ko sa batok. Sinamaan ko siya ng tingin. Pasimpleng manyak din ng kapring tuwa. No, because I love it. Sagot ko sa kanya't mas sinamaan siya ng tingin dahil sa ngisi nito. Lumayo ka nga sa akin, Brent. Pati hangin ay hiyang dumaan eh. Kasi masyado ka nakadikit sa akin. Pasinghal na bulalas ko sa kanya. Oh, come on, baby. I miss you so much. He said at mabuti na lang at kami lang dito dahil umakyat ang tatlong bata para tingnan ang mga kwarto nila dahil kung hindi kanina ko pa sinapak ang kapring to. Let's go to our room, baby. Ipapakita ko sa yung room natin. Umikot ang eyeballs ko dahil sa dahilan ito. Tigilan mo nga ako, Brent. Alam ko nang gagawin mo. Wika ko sa kanya at naglakad papunta sa kusina. Nagulat pa ako nang bumungad sa akin ang tatlong babaeng nagluluto. Ay, nandyan na po pala kayo, ma'am. Ako po si Loida at ito naman po si Marilyn at Marilu. Kami po magiging katulong nyo dito. Paliwanag sa akin ang nasa mid-50s na babae. Ay, huwag niyo na po akong imam at tawagin niyo na lang po kung Ayesha. Wika ko sa babae. Tawagin niyo na lang po siyang Ma'am Ayesha Manang at ganun din sa inyong dalawa. Malamig na wika ni Brent sa tatlo. Bipolar talaga ang kapring to. Ah, sige po sir. Tatapusin lang po namin ang pagluluto para makakain na po kayo. Tumangula si Brent at hinila ako papunta sa itaas. Narinig kong tili ng aming bunso kaya hinila ako ni Brent papunta sa kwarto nito. At naabutan namin ito nagtatatalon sa kanyang kama habang nagtititili. Hey, careful love, baka mahulog ka. Malambing na wika ko dito at nilapitan to. I love my room so much, mommy. Wika nito sa akin at pinupug ako ng halik. Yeah, I know, baby. And let's go, puntahan natin sila, kuya. Aya ko sa bunso namin. Agad naman itong nagpakarga sa akin. Ang kwarto ni Lorca ng una naming pinuntahan. Naabutan namin ito naglalaro ng iba't ibang klase ng mga laruan. Did you like it, buddy? Tanong ni Brent sa kanyang anak. Yes, daddy! I love it! Sagot nito sa ama. Ginulo ni Brent ang buhok nito talata sa mga mata nitong saya habang nakatingin sa anak niya. Can I play with you, kuya? Sure you can, princess! Come here! Lurkan said to her sister. Let's go to Lexus' room, baby. Ayan ni Brent sa akin. Ngumiti ako tumango sa kanya. Naglakad kami papunta sa room ni Lexus at naabutan namin itong nagbabasa sa couch.
Huminto ito na mapansin niya kami. Gumiti ako sa kanya, tumabi ng upo. Are you okay here, love? Nakangiting tanong ko kay Lexus. Yes, mama. And thank you po, papa. Lexus said. Ginulo ni Brent ang buhok nito. Basta para sa inyo, anak. Ibibigay ko lahat. Madamdaming wika ni Brent. Sabihin mo sa mga kapatid mo na huwag nila kami istorbohin ng mama mo. Dahil may pag-uusapan kami, okay? Wika ni Brent kay Lexus. Tumangon naman ito. Kaya napailing ako. Mukhang mahaba-haba ang pag-uusapan namin ng kapareng ito, ah. Let's go, baby. Wika ni Brent at pinangku ako kaya hindi ko napigilang mapatili. Hindi halatang tigang ka, Brent. Singhal ko sa kanya. Ngisi lang ang sagot nito sa akin. Pagpasok namin sa magiging kwarto namin ay agad ako nitong sinunggaban ng halik. I miss you badly, baby. Tinugon kong halik nito at ako mismong nagtaas ang damit niya para hubadin. I miss you too, hubby. Hindi ko na malayang pareho na kami ni Brent na walang damit. Dahil naliliyo ko sa bawat halik nito sa aking katawan habang nilalaro ng dalirin tong harapan ko at tuluyan akong inangkin ni Brent. After 3 years, 3 buwan ang lumipas simula ng mabuo ang pamilya namin ni Brent. Kinasal na rin kami at ako na ngayon si Ayesha Cervantes Montemayor. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan kong hirap, doon ko lang na-realize na lahat tayo may pagsubok na haharapin at nakadepende lang sa atin kung lalaban tayo. Katulad ko, masakit man ang pagkawala ni Mama at gusto ko na rin sanang sumunod sa kanya. Ngunit binigyan ako ng Panginoon ng bagong pag-asa at yun ay ang mga anak ko. Sinubok man kami ng panahon, ngunit dahil naayon sa amin ang tadhana, kami pa rin ni Brent hanggang ngayon at sa huli naming hininga. Wala na rin si Alex Concepcion, ang ama ko, dahil nabaril ito ng mga pulis dahil sa panlalaban nito. Doc! May bagong pasyente pong dumating at kailangan po kayo sa operating room! Nautal na wika ng nurse sa akin na bigla na lang pumasok dito sa opisina ko. Kumunot ang noo ko dahil sa mukha nitong kinakabahan at hindi mapakali. Okay, I'm coming. Tumayo ko at sinuot ang lab coat ko. 2 taon na ako bilang doktor. Ayaw pa sanang pumayag ni Brent na magtrabaho ako. Pero dahil ako si Ayesha at kaya kong manakot ng kapre, kaya napapayag ko siya. Mas lalong kumunot ang noo ko nang makita ko si Daniel at James sa labas ng operating room. Duguan ang mga damit nito at mukhang galing pa sa bakbakan. Nanlamig ang kamay ko nang may ma-realize. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa dalawa. Umiwas ang tingin si Daniel at napayo ko naman si James. Tumakbo ako papunta sa loob ng operating room at naabutan kong magaling kong asawa na nakahiga sa patient bed. Agad akong lumapit sa kanya habang nangingilid ang luha. Wife, kinakabahang bulalas ni Brent. What the? Brent Montemayor, hindi ka ba talaga titigil? O gusto mo pang tanggalin ko lahat ng orgasmo mo bago ka titigil? Malakas sa singhal ko sa kanya. I'm sorry, wife. Promise, hindi na maulit. Really, Montemayor? Malamig kong wika sa kanya. Ilang beses mo na bang pinangako yan, ha? Ilang beses na bakit ang inoperahan? Dahil sa tama ng baril, ha? I'm sorry, wife. I promise. This is the last time. Hindi ako sumagot sa kanya at sinimulan ang tanggalin ng bala sa braso niya. Ilang minuto lang at naalis ko ng bala. Nalinisan ko ng sugat nito at nilagyan ng bandage. Nakatingin ito sa akin pero hindi ko ito tinapunan kahit konting tingin. Promise na last na ito, Brent Montemayor. Dahil kung hindi, binitin ko ang aking sasabihin na tumitik sa kanya ng malamig. Hindi mo na ako makikita dahil makikipaghiwalay na ako sa iyo. Huling sabi ko, tinalikuran siya. What the? Wife, bawiin mo sinabi mo. Come back here, wife. Nagpatuloy ako sa paglalakad at hindi na pinansin ang sigaw ng kapreng bakulaw na yun. Buisit talaga siya, palagi na lang akong pinapakaba. Pagpasok ko sa aking opisina, hindi ko maiwasang mapahaguluhol. Palagi na lang ganito. Nang huling sinugod siya dito, muntik na itong bawian ng buhay. Tapos ngayon ito na naman. Buisit kang kapre ka. Ang sarap mong itali eh. O anong drama yan, girl? Dahil na naman ba sa katigasan ng ulo ng asawa mo? Tumango ko kay Judith na kapasok lang. Naging matalik na kaibigan ko ito dito sa Razal. Katulad ko rin silang doktor. Aba girl, huwag kang papatalo. Kung patigasan lang din, aba club tayo mamaya. At kapag hindi kanya pinayagan, aba huwag mo rin sundin, no? Napaisip ako sa suggestions ni Razal. May punto to? Okay, game ako. Nakangising sagot ko kay Razal. Ewan ko sa inyong dalawa. Game din ako pero pag nawala yung asawa mo, ay naku girl, sibat na akiets. Natawa ako kay Judith. Nakasuot ako ngayon ng red fitted spaghetti strap na lampas ng tuhod at may malaking hiwa sa legs. Kunting galaw lang at makakita ng singit ko. Napailing ako dahil sa aking kabaliwan.
Nag-makeup lang ako ng konti at red lipstick din ang ginamit ko. Wala dito ang tatlong bata dahil sa kanilang grandparents ito naglalagi pag may trabaho kami ni Brent. Tumawag lang ako kay mami kanina at na may lakad ako kaya doon na muna ang mga bata at ang magaling ko namang asawa'y nasa baba. Ayaw nitong magpa-confine dahil mababaw lang daw ang sugat niya. Kaya bahala siya sa buhay niyang visit siya. Naiinis pa rin ako sa kanya. Kinuha ko ang aking handbag at agad lumabas. Naglakad ako na parang Miss Universe dahil sa taas ng heels na sandals ko. Pababa na ako ng hagdan nang mapansin ako ni James, Daniel at Brandon. Hindi ako nakita ni Brent dahil nakatalikod ito sa akin at katabi si Matias. Nakatulala ang tatlo sa akin kaya napailing ako. Boys are always boys. Naguguluhan siguro si Brent kung bakit nakatulala ang tatlo sa direksyon ko kaya lumingon ito. Gusto ko yatang tumakbo pabalik sa kwarto namin dahil sa pagbabago ng aura nito habang nakatingin sa damit ko. What are you wearing, wife? And where are you going, ha? Napatalon ako dahil sa lakas ng sigaw ni Brent. We're going, leader. Wika ng apat. Gusto ko sumama sa kanila dahil baka balatan ako ng buhay ng buwisit na kapring to. Oo nga pala, galit ako sa kanya. So be it. Shit ka, Ayesha. Umatras ka na, girl. Nasa harap mo na si Satanas. Bulong ng isip ko. Pinili kong aking ulo at tinaasan siya ng kilay. Pupunta sa club. Bakit may angal ka? Mabuti na lang hindi ako nautal. Mas lalong dumilim ang mukha nito at kumuyom din ang kamao. The real Lucifer is in front of me. What did you say? Manamig na tanong ni Brent sa akin. Hindi lang pala ako tutuloy. Mukhang uulan eh. Trages, ngayon pa ako nautal. Agad akong tumalikot sa kanya tatakbo na sana pabalik sa kwarto namin nang mahawakan ito sa bewang. Visit ka. Bakit ang bilis niya? Dahil ba natamaan na naman ako ng bala kaya gaganti ka? He said at dinilaan ang tenga ko. Sinamaan ko ito ng tingin. Lumayo ka sa akin dahil galit ako sa iyo. Singhali ko sa kanya. Galit din ako, wife. Galit na galit dahil sa suot mo. At alam mo kung paano ko gumanti, ha? He said at binuhat ako na parang isang sakong bigas. Napatili ako sa ginawa nito. Put me down, Brent! Buisit ka talaga! Natahimik ako nang pauluin itong malakas ang puwet ko. They're bouncing. Tukoy nito sa pang-upo ko. Namula ako dahil sa kamanyakan nito. Hindi pa rin talaga ako nasasanay sa kamanyakan ng kapring to. Pagpasok namin sa kwarto, hinagis ako nito sa kama. What the? Mumurahin ko pa sana siya ng sinihil ako nito ng pusok na halik. You've been a very bad girl, wife. So face my punishment, baby. Pagkatapos ni Brent magsalita ay pinunit itong damit ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil kabibili ko lang nito at ngayon ko palang ito isusuot. Huwag ka magreklamo, Ayesha, dahil baka pasabugin kong mall na binilha mo ng damit na yan. He coldly said, gusto kong bigwasan ng kapring ito dahil sa kanyang pagiging bossy. Hinubad nitong natitirang saplot ko pagkatapos ay sinunod niya na ang kanya. Brent! Napaungol ako ng malakas nang bigla itong sumubusob sa harapan ko. Ayoko nang galitin ang kapring ito dahil siguradong hindi na naman ako makakalakad bukas. Nasabi ni Ayesha sa sarili. Masayang nagsama si na Brent at Ayesha. Marami man silang pagsubok na pinagdaanan, nalampasan nila yun dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa. At kilala ng puso nila ang tunay nagmamay-ari nito kung sino ang kanilang true love. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.